JP, saang-saang lugar na itala itong mga nasawi? Ela, kabilang nga dyan yung ilang nasawi doon sa Benguet na natabunan ng landslide yung kanilang kabahayan, at meron ding na itala na paggalunod sa Cagayan, at ilan pang tinangay ng agos or flash flood sa bahagi ng Palawan. Batay sa pinakahuling report na inilabas ng National Disaster Risk Reduction and Management Council as of 8 a.m. ngayong araw, umakyat na sa 13 ang nasawi dahil sa landslide at flash floods na naidulot ng malakas na pag-ulan na dala ng severe tropical storm Maring. Kabilang sa kanila ang 3 biktima sa Central Ambyong sa La Trinidad, Benguet na nasawi matapos na gumuho ang lupa at matabunan ang kanilang bahay. Habang may 2 ring biktima ng landslide sa Ampukaw, Itogon, Benguet at isa naman sa Dominican Hill sa Baguio City. Nalunod naman ang isa sa Claveria, Cagayan at 4 ang tinangay ng flash flood mula sa Nara, Palawan. Mayroon ding siyampang pinaghahanap ng mga otoridad, 5 sa Palawan, 2 sa Benguet, 1 sa Ilocos Norte at 1 sa Pangasinan. Ang 3 sugatan pawang mga taga-Benguet na natabunan ang kabahayan dulot ng landslide. Ikinalulungkot ng NDRRMC na sa kabila ng abiso at babala ay may ilan pa rin sa ating mga kababayan ang hindi nakaligtas sa bagsik ng bagyo. Sa datos ng NDRRMC, aabot sa higit 6,000 pamilya o katumbas ng 21,000 individual mula sa Region 1, 2 at 3, Mimaropa, Caraga at Cordillera Administrative Region ang naapektuhan ng nagdaang bagyo. Samantala, umabot naman sa halos kalahating bilyong piso ang kabuuang pinsala sa agrikultura ang naitala ng NDRRMC mula sa Region 1, Region 2 at Cordillera Administrative Region. Samantala, Ella, nagbigay naman ng burial assistance na 30,000 pesos ang Department of Social Welfare and Development sa mga naiwang pamilya ng nasawi at 10,000 cash assistance. Samantala, yan muna ang ating latest live. Balik sa'yo, Ella. JP, papaano naman yung ayuda ng pamahalaan sa mga magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng bagyo? Ella, para makabangon ang mga mangingisda at ang magsasaka, ay magkakaloob ng tulong ang Department of Agriculture. Kabilang na rito ang Quick Response Fund, binhi, gamot para sa mga alagang hayop, Survival and Recovery Loan Program at Indemnity Fund mula sa Philippine Insurance Corporation. Kinakailangan lamang makipag-ugnayan sa pinakamalapit na opisina ng Department of Agriculture sa kani-kanilang mga lugar. Ella? JP, sa kasalukuyan, kumusta ang panahon dyan at kumusta rin ang linya ng kuryente at telekomunikasyon? Ella, sa report ng NDRRMC, dahil nga itong bagyong Maring, itong severe tropical storm Maring ay nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility kahapon, ay humupa na yung ilang mga naitalang pagbaha at nagkakaroon na rin ng pagkukumpuni doon sa mga nasirang infrastructure, pati doon sa mga linya ng kuryente ay unti-unti na rin na ibabalik. Ella? All right. Maraming salamat, JP Nunez, live na nag-uulat mula sa Quezon City.